Hello mga kaibigan, mga kapokong nanay. Today magluluto tayo ng Alfredo Fettuccine na isa sa mga paborito kong Italian na pasta recipe. Kaya heto, bagong lahat, papakita ko sa inyo ang mga gagamitin ko sa pagluluto. This is my own way na pagluluto ng Fettuccine Alfredo. Kaya let's go! Papakita ko sa inyo ang mga ingredients. Ito na guys ang mga ingredients ko sa pagluluto ng Alfredo Fettuccine. Of course, andito yung fettuccine natin. Ayan. And of course, kailangan natin ng butter, garlic. Hindi ko kailangan ng onion. Garlic lang ang kailangan ko. And then, of course, mushroom. And we have also here cooking cream. Depende yan sa inyo kung gaano karami ang cream na gagamitin. And of course, salt, white pepper, and oregano leaves yan. And of course, I have here Kashkawan, grated cheese, and Parmesan cheese. Ayan. Yan ang mga ingredients ko, guys. And of course, baka kailangan natin ng water mamaya. Ito. Ayan ang mga ingredients ko, guys, sa pagluluto ng Alfredo Fettuccine. Now, umpisahan na natin. So, ayan na, guys. Ang unang ilagay natin ay yung butter. Butter. Ayan. Isunod natin ay ang ating garlic. Pag na-melt na ito, i-melt muna natin ang butter. Ayan, melt na siya. Ilagay na natin ang garlic. Gisa-gisa. Maraming ways guys pagluto ng Alfredo Fettuccine, pero ito ang aking way. Ito ang aking own version sa pagluto ng Alfredo Fettuccine. Ngayon, yung ilagay natin na next ay ang itong mushroom. Igisa natin saglit. Ayan. Isa rin ito sa mga paborito din ng mga alaga ko, lalo na yung alaga ko na yung panganay. Gusto niya talaga ng mga niluluto ko. Kahit anong niluluto ko, gustong-gusto niya talaga, mahilig sa mga indoor na niluluto ba. Hindi siya masyado sa mga ino-order sa labas, ganyan. Hindi siya masyado sa mga restaurants. Bihira lang siya sumasama sa mga restaurants. O kaya bihira din siya nag-order. Gusto niya talaga yung organic na niluluto. Isa-gisa. Next na ilagay natin guys is yung cream na natin. Ilagay na natin ang cream. Ayan, nagisa na. Saglit lang naman igisa ang mushroom kasi inikan naman ito eh. Ayan. Ilagay na natin ang cream natin. Lagyan pa natin ng isa para kasi the more na marami ang cream niya, the more mas masarap, di ba? Para hindi tuyo yung pasta natin. Ayan. At habang
pinapakuloan naman natin, ilagay natin yung pepper. White pepper. Lagyan lang natin ng konti. Ayan. And then, yung salt na rin. Kasi ang gamit natin na butter, guys, is yung unsalted butter. Kaya, kunti lang ang salt na yan. Ayan. Lagyan na lang natin ulit mamaya pag matabang ba. Ayan. So, pakuluan natin ito. Mga 5 minutes siguro ito kukulo na ito. Ayan guys, while you are waiting, let's do something else. Ayan guys, kumulo ng ating cream. Next na ilagay natin is yung pasta. Ayan, patayin lang muna natin saglit. Lagyan natin yung pasta, yung fettuccine natin. Kaya niya kaya yan? Lahat. We'll check. Kasi luto pa natin to sa gilid eh. Ayan. Buksan ulit natin ang apoy. Ayan. Guys, iluto lang natin na konti itong fettuccine natin. Ayan, nag-start na ulit siya mag-boil. Tahintay natin ang pag-boil. Namimiss ko na kasi kumain ng ganito eh. Fettuccine Alfredo. One of the best Italian recipe. Italian food. Alfredo fettuccine. Pag talagang boiled na to, pwede natin ilagay yung mga cheeses natin. Ayan. Nag-start na siya mag-boil. Hintayin lang natin guys na mag-boil lang yung very boiled ha. Then ilagay natin yung mga cheese. Ayan guys, boiled na siya. Pwede nating ilagay ang cheese para lalapot siya. Ayan. Ayan, lagyan ng bintong. Kaskawan. Magtira tayo ng pang-toppings natin mamaya. Ayan. Ayan guys, malapot na. Next na ilagay natin is yung oregano leaves. Lagyan lang natin ng konti kasi mas masarap kasi pag ano eh. Naisama din sa pagluluto yung oregano leaves. Masarap to. Ayan. Haluan lang natin ng maigi para may halo yung mga cheese niya. Andiyan pa mga yan eh. Di pa natunaw.
konting apoy. Bango. Bango talaga. Bango pag nilagyan ng oregano leaves. So, ayan guys. Luto na ang ating Alfredo fettuccine. Ready to serve na. Ito na guys ang ating nalutong Alfredo fettuccine. So, let's eat now. Let's eat everyone. Alfredo fettuccine.